Sa NBA naman, tinambaka ng LA Lakers ang Phoenix Suns sa Game 1 ng Western Conference Finals. Sorry, Sean. Natalo mga bataan mo. Okay. Ang final score, 128-107. Pinangunahan ni Kobe Bryant ang opensa ng kanyang kupunan sa kanyang 40 puntos. Maasa naman ang Phoenix na makakabawi sila sa Game 2 ngayong Webes sa Staples Center sa downtown Los Angeles, California. Bago po natin balikan si Chonky Benz, narito muna ang ating showbiz correspondent na si Rhoda para ikwento sa atin kung ano ang plano ng mga artistang Luz Valdez noong nakaraang halalan. Ito ang nakaraang eleksyon, umabot sa 109 ang tumakbong celebrity. Ngunit mahigit 30 lang ang pinalad manalo sa kanila. Isa sa mga natalo ang komedyanteng si Arnel Ignacio na tumakbo bilang pansahan ng First District ng Quezon City. Sabi ni Arnel, nakapag-move on na siya sa pangyayari. Ayaw na raw niyang isipin ang sakit na idinulot ng pagkatalo nitong eleksyon. Basta ako ayokong mawala dyan. Napamahal na sa akin yung mga tao eh. So ayoko ring makalimutan yun. Kasi bagamat ang dami ko nakikitang pangit na nangyari, ang dami ko rin na-discovering maganda. Ang sex star na si Ara Mina hindi rin pinalad. Pero kwento ni Ara, back to normal na ang kanyang buhay. Sinagot naman ni Ara ang usap-usapan na hindi siya tinulungan mabuti ng kapatid na si Christy Reyes sa pangangampan niya. I can't afford din naman na kalad ka din siya o hatakin siya almost every day kasi may taping siya. So ayoko na may maging cost din ng delay sa kanya sa pagdating sa trabaho. Kwento pa ni Ara, warm-up lang daw ang naging pangangampan niya nitong eleksyon. Pero tuloy pa rin daw ang kanyang pagsabak sa mundo ng politika sa susunod na halalan. Sabi naman ng managing editor ng pep.ph na si Karen Pagsulingan, hindi gaanong nakakaapekto sa career ng isang artista ang pagkatalo sa eleksyon. May mga artista raw na natalo noong mga nakalipas na eleksyon na nakabalik sa showbiz at nagkaroon ng magandang career. Kailangan lang ng magandang project, pwede nang bumango ulit yung pangalan nila. So, ang mga tao naman, nakikita nila yung distinction between this person na naging celebrity versus this celebrity na naging politician or person na naging politician, kahit na siya. Kasi mas nakilala siya as celebrity. So ang basehan dyan, talent pa rin or yung project kahit papano. Rhoda Magnaye, News 5. Balikan po natin ang walking dictionary na si Chonky Benz para sa iba pang maangang na chismis. Chonky Benz! Maraming salamat sa iyo, Martin Waves! Hindi ko na patatagalin. Diretso agad tayo sa ating issue number 3. Angelica Jones, marunong mag-Ingles. O, labang kayo dyan. Kilala ang sexy comedian ni si Angelica Jones bilang kitikti kung humataw sa dance floor at mas knowing ng mga utaw ang Junakis ni Tita Beth Jones bilang pamali-mali sa pag-spoke ng English language. Run siya sa pagkabukal sa Laguna Province at Winona Ryder ang beauty ng kapitapitagang kasapi na ngayon ang sanggol ang panlalawigan, heavy gut. Heto na ang cuts, mga siyupatid. Kinausap siya ni DJ Mo at news niya naman, Inglesero ang intrimitidong ito, di ba? Abay, shock bogey si Mo dahil knowing na ni Angie Babes ang mga batas ukol sa pagiging bukal. What's more shocking is, kurak na ang English ni Angelica Jones sa interview ni Mo. Pero ito ang kwela. Sa ending ng interview, may I thank you ang girlas. Sa lahat daw ng religious group na todo ang suporta sa candidacy niya, sayan ang sexy comedian, salamat po sa puong may kapal at sa lahat ng religious group na sumuporta para manalo ako. Salamat sa Iglesia ni Cristo, sa Seventh-day Adventist, sa Mormons at sa Taugama! Religious group na ba ito? Anyway, congrats to you, Angie Babes! Okay, bago yung aking blind item, talasalitaan muna tayo. Mga salitang nakatala sa malilikot nating diwa. Kulukadidang. Anik labay ang meaning nito, mga sapulero at sapulera. Kung wrangler na si Sean at may bagets siyang constant date, yan. Oh. Si Boy Toy ay isang kulukadida. Kulukadida in showbiz lingo means playmate. Ha? Huh? If you know what I mean, sapul nyo na ba? Okay. Pagtanda mo ba, magkakaroon ka ng kulukadidang, Sean? Malalaman natin yan pag matanda na ako, Chonky Boy. Yan. Isang young actress na di umunoy kulukadidang ng isang politician ang kinainisan ng isang padir ng bagets na talent. Ganito yan eh.
May voice-over project ang isang bagets nitong nagdaang halalan para sa isang audio-visual presentation ni politician. Happy si politician dahil effective ang voice ng bagets. Dumuko si politician ng makapal na datong sabay abot ng cast kay young actress at ang dialogue ay, oh, ikaw nang bahalang magbigay niyan sa bata. Imbiyar ng pader ng bagets dahil ibinulsa ko no ng young actress ang kadatungahan at kumuha lang ng 1,000 pesos sa kanyang bag para igibsong sa bagets. Tansya raw ng ama ng bata, wala naman isusoli ang kadatungan ni politician na ibinulsa na ng young actress. Hoping again, hope pa naman ng father na kikita sila ng Junakis niya pero pantak silang pala ang pesong dahil nangialam ang young actress. Ibang level ka, day? Kabog tayo dyan. Huwag nyo nang itanong kung sino. Huwag nyo nang itanong kung sino. Basta napakayaman ng politician at hindi siya tumakbo ngayon. Ito si Chonky Benz para sa Chuk Chuck Chenis. Bukas ulit ako mangungulit. Babuska! Thank you, Mario. Sino yun? Blind item na naman. Sino ba yun? Sobrang blind. Salamat, Chonky. May dagdag pa akong showbiz news para sa inyo, mga kapatid. Ito ngayon ang latest sa Tinseltown. May bago na raw na girlfriend si Lindsay Lohan. Mm-hmm. Siya raw si Indrani Pal Chowdhury, isang fashion photographer. Mm-hmm. Sa website ng Huffington Post, madalas silang nagsama ng aktres simula nang magkakilala sila sa isang photo shoot. Mm-hmm. Sabi pa ng isang colleague ni Indrani, madalas daw niyang makita ang dalawa na magkasama at sweet na sweet sa isa't isa. Mm-hmm. May times pa nga raw na nagpapalipas ng gabi si Indrani sa hotel room ni Lindsay. What? Siyempre, hindi naman kalukadidang nung... Hindi naman siya kalukadidang kasi bata pa. Bata pa rin sila. Pero sayang. Kalukadidang. Sayang yung... Use kalukadidang in a sentence. Oy! Balitang walang kakwenta-kwenta. Pati mga... Sus, Mario, tingnan mo naman. Eh, ma'am, huwag niyo na akong tingnan ito. Talagang ito talaga ay nakakakulukadidang na litrato. Diyos ko po. Horoscope na lang siguro niya. Kita mo naman yung mga litrato na yan. Diyos ko po. Binilugan pa. Diyos ko po. Pero mga balita ka walang kakwento-kwenta, mister daw na napraning tinangkang litsunin ang sarili. Mm-hmm. Ah, bakit naman? Bakit ka naman maglilitsun sa sarili mo? Ikadami dyan sa may Laloma? Pwede kang bumili. Ay, sarili mo titikman mo. Huwag naman. Mm-hmm. Anyway, horoscope kaya niya, no? Sa horoscope, alam mo ma'am, meron kami pag may mga bisita kami, aking pong sinusuri. Ha? Anong araw po ang birthday niya, ma'am? Aquarius! Ayun, malinaw na malinaw. Oo, Aquarius! Ha? Maraming nagsisitaasan ng kanilang kilay sa iyong bagong tatrabahuin, sabi rito. Pero wag mo silang pansinin dahil mga inggitero lang yung mga hayop na yan. Easy! Ituloy mo yung trabaho ang iyong mga nasimulan. Pero marami pang mag-iintriga sa iyo dyan. Wag mo na lang pansinin. Ha? At arayan mo na lang. Nakalagay dito, welcome back, Secretary Suliman. Ang galing naman ng yung horse ko. Sinadya talaga. Aba, meron po kayong konting... minsan naman. O, meron kayo mga... Baka may mga po, show kayo sa mga probinsya. Oh. Pwede nyo nang i-plug sa probinsya. Powerpuff Girls. Well, I think mahalaga talaga para sa ating lahat. Maraming hamon hinaharap ang ating bayan. Mm-hmm. May pagkakataon na tayo ngayon na tumahak sa bagong landas na sabi nga ng ating papasok na Pangulo na matuwid, pagsamasamahan ho natin yan. Ano man ang ating mga naging partido at mga sinuportahan noon, tayo ay magsama-sama para nang sa ganun, ang nakararami nating mga kababayan ay makaranas naman ng isang matuwid at pagpuksa ng kahirapang mga programa para maging mapayapa ang ating bayan po. Yon. Yan po ang thought for the day namin na iiwan sa inyong alaala. Ma, pag sinabi po na pag may tumawag po, dengke, kailangan ng DSW dito sa Pampanga. Aba, paano yun, ma'am? Ayun na, intriga ka na naman. Tapos ka tayo. Sige, sige, sige. Intriga mo na naman. Last minute, intriga ka na, Martin. Basta bayan ang kailangan. Ayun, yan naman. Tao ang pinaglilingkuran. Yan, tama. Ito po ang morning show na dire-direcho. Walang preno. At walang hologram at walang pakyut. Lahat sa pool. Ma'am, salamat po. Bye.